Hi, I'm Bon Angeli Palumike, CPA, and welcome to my channel. Hi, so we're now on the part 2 of chapter 4 ng ating business combination ng elimination of unrealized profit in intercompany sales of inventory. So in the previous video, meron tayo naging discussion about introduction kung bakit natin to i-eliminate and saan nagagaling mga ganong klaseng transaction. Then this time around, meron na talagang unrealized profit, which is nangyari nga siya, diba? Dahil merong unsold na portion ng inventory galing sa parent. Okay, so part 2 na tayo. Okay, so illustration 4-2. So sabi, continuing yung illustration 4-1 wherein si P company nagbenta kay S company ng inventory amounting to 100,000 tapos sold for 125,000 then binenta ni S, kung maalala nyo ito yung illustration 4-1, binenta ni S for 135,000 and cost of sales is 125,000 and ang naging eliminating entry lang natin is to eliminate sales and purchases, 125,000, since there are no unrealized profit. So this time around, assume that now S company sells 60%. So 60% lang daw binenta niya. Instead of selling all the inventory, 60% were sold for 81,000. So 81,000 daw, prior to the end of the current year. So ngayon, paano yung magiging eliminating entry and reporting natin? So cost of sale natin is kung magkano binenta sa atin ni parent, 125,000. Pero 60% lang yan. Kasi 60% pa lang yung nabibenta. So we will come up with 6,000 na gross profit. So ang tanong, kung 60% yung nabenta and 40% yung na-retain, magkano yung magiging eliminating entry? So eliminating entry number 1 natin for 4-2 is also debit sales and credit to purchases. And we will have another eliminating entry for elimination of intercompany profit. So kung titignan mo, itong 25,000, so yan yung gross profit. Portion of that, 60% of that is sold. And 40% of that is unsold or unrealized. So ibig sabihin, doon mo titignan kung magkano yung i-eliminate mong profit. Kasi diba, elimination of intercompany profit. So ito kasi, yung 6,000, profit mo na yan sa outside. So hindi mo yan ini-eliminate. Okay lang yan. Pero itong 25,000 na pinagkakitaan ni PCS is kailangan mong eliminate. I-eliminate mo yung portion na nasa loob pa or yung unsold pa, which is the 40%. Kaya eliminate natin yung 10,000. Yan. So debit ending inventory or cost of goods sold and credit to the inventory account to eliminate the intercompany profit. So ganun lang siya. Kailangan mong eliminate yung unsold portion nung intercompany profit, which is usually, ayan, pag downstream, nagagaling kay parent. Pag upstream, si subsidiary, diba? Okay, so sales niya, kung gagawa ka na ng console nila, so kay P, 125. Cost of sale niya, 100,000. So gross profit, 25,000. Then si S, binenta niya outside, 81,000. Ang cost niya doon is 75,000, which is 125,000 times 60%. So 75,000. So now, we need to plot the eliminating entries. So the sabi dito, sales 125,000 for debit. Purchases, credit. So take note, ah, yung formula natin ng cost of sales, if you can still remember, is beginning inventory plus purchases equals cost of goods available for sale. Less ending inventory equals cost of goods sold. So, kapag sinabing credit sa purchases, ibig sabihin credit din sa cost of goods sold. Okay, ending inventory na 10,000. So, debit din dito kasi may impact din siya dito. Okay, sa pag-get mo ng cost of goods sold. So, you will come up with 125,000 plus 81,000 consolidated balance less the eliminating entry of 125,000. So, ang may iwan mo lang is yung sales mo sa outside party, which is 81,000. Sa cost of sales naman, 100 plus 75 plus 10 less 125. So, 60,000 ang iyong cost of sales, which is equals dun sa
cost mo dito 100,000 times 60%. So kung maaalala nyo dito, di ba? Ang cost of sale niya natin dito is 100,000, which is yung cost mo na pagbenta kasi 100%. Pero ngayon, 100,000 yung cost mo times yung 60% portion ng sold. So yun din yung magiging cost of goods sold mo, which is 60,000. So ang iyong ano is 21,000. Okay. So next naman. Paano naman next year? So dito medyo mas madadagdagan kasi meron tayong second year of intercompany sales. So first, kailangan mo i-take note, may unsold ka pa, yung 40% hindi mo pa nabenta. Plus nagkaroon pa ng bago. Okay. So remaining from year 1, meron tayong unrealized profit pa na 10,000. Okay? So saan nagaling yung 10,000? So ito yung 40% nung unrealized profit pa natin. Ayan, 10,000. 25,000 times 40%. Kasi ito yung dinirealize natin. Ibig sabihin, dahil 60% pa lang, 15,000 pa lang din yan yung sold. Ito yun, diba? And 10,000 yung unsold. Kaya nga natin siya in-eliminate. So yun yung remaining mo na unrealized profit. Tapos, inventory subsidiary. So, 50,000, which is 40% nung sales mo is hindi mo pa nabibenta. Then ngayon daw, sabi, assume now, in the next period, itong amount na to, 250,000, nagbenta na naman, may bago na namang binenta si PKS. 250,000, 200,000 yung cost niya. Ibig sabihin, may 50,000 siyang tinubo. Ito yung profit na mahati kung realize o unrealized. Depending kung sold or not sold. Then, binenta daw niya lahat ng inventory niya na natitira last year. So, 50,000 binenta niya na. So, ang cost niya neto, di ba, is 40,000, which is 125 times 40%. Okay. And one half, so ito, yung binili niya daw dito na 250,000 in the current year is binenta niya. So, ito. Binenta niya yung 250,000 kalahati. Ang tanong, magkano na yung magiging gross profit and ano yung magiging eliminating entry natin? So, gagawa ko ng isang table presenting yung new sales. So, hindi ko na kailangan i-add pa yung sales dati kasi i-eliminate na natin yan. Okay? So, yung current sales natin ni P is 250,000. Then, ang cost nun is 200,000. Ibig sabihin, itong 250,000, ito yung magiging cost of sales sa subsidiary since ito yung pinasa sa kanyang presyo. So, 250,000 divided by 2, which is half, kasi half lang yung nabenta, yun lang yung i-recognize mong cost of sale, plus yung cost nung nabenta pa. Diba sabi niya, binenta din niya tong remaining 40%. So, coming from the last year, 125,000 times 40% equals total of 175,000 yung cost nung goods sold niya. Then sabi, lahat to is binenta for 202,500. So we will have gross profit of 27,500. So ang tanong, magkano yung i-eliminate natin intercompany profit? So 50,000, sabihin, ito buo yung profit na ngayon taon na. Pero half na ito, nabenta na. Yung half hindi pa. So yung half na hindi pa nabibenta, so nasa loob pa, ibig sabihin, we need to eliminate. So debit ending inventory and credit inventory balance sheet na 50,000. 50,000 divided by 2 or yung half na unsold. Okay. So ito yung madadagdag ngayon. Dahil itong unrealized mo dati, kailangan mo na siyang i-realize and i-recognize. Kasi kung may kita nyo, di ba? Last year nakabenta ka 60%. Yung 40%, nasa loob nyo pa. Hindi nyo pa nire-realize yung unrealized. Ang ginawa nyo, in-eliminate nyo. So next year, once mabenta yan, kailangan mo nang i-realize. So we need to have an entry to recognize the intercompany profit. Okay. So to entry that, kailangan mo itong i-recognize. Itong 10,000 na in-eliminate mo before. So kapag may dalawang klase, kapag cost model ang gamit mo, ang gagawin mo is debit retained earnings and credit to inventory ending inventory cost of goods sold for 10,000. Yan, to realize.
Pero kung ang gamit mo is equity model, ang entry mo dito is investment in subsidiary. Kasi lahat ng movement sa RE is dinediretso mo kay subsidiary account. Okay. So take note lang, no, kapag previous year yung rene-recognize mo, kailangan mo na siyang ipasok sa retained earnings kasi last year na siya. Pinakaiba lang kapag equity model, dahil nga si equity model is directly pinapasok na sa investment in subsidiary, yung movement. So, debit investment in subsidiary. Okay. So, that's all for this part 2. So, we've learned today na aside from the eliminating of sales and purchases, kapag meron pang unrealized, pag may unsold pa, we need to eliminate also the intercompany profit, which is computed by multiplying the profit na inside multiplied by the portion of unsold. Kasi yun yung nasa loob pa. Then the third eliminating entry natin is recognition of intercompany profit from the previous year. So kapag merong nabenta na coming from the last year, we also need to journalize debit RE or investment in subsidiary depending on the model and credit sa ating cost of goods sold. So that's all for today and hope na natutunan natin kung paano mag-eliminate. Thank you.